Hello, hello, good afternoon. Dito ngayon sa UE6 heading west. Dito sa Price City, Utah. Tingnan nyo, nasusunog yung bundok. Medyo malayo pa ako nyan, pero malayo ka pa, tanaw mo na yung sunog. Masakla pa pagdating namin doon sa unahan. Ayun, inano kami, nagdetour kami sa 191 North, bundok ng daan sa lubungan, sobra-sobrang curve, tsaka yung daan ng pangit kasi pang emergency lang na daanan, pangit eh. Medyo magkamali ka, sisimplang ka sa bangin o kaya batuhan. Almost 40 miles ang detour namin yan. Layo-layo ng inikutan. Kasi nga sinara ngayong UE6 dahil yan sa sunog na yan. Sobrang sunog na yan. Ang laki niyan, laki. Tingnan nyo lang ganyan, pero akala nyo ulap yan, usok yan. Malawak ang inabot niyan. Pagdating mo doon sa malapit, medyo ano na, tawag nun na makulimlim nang dating. Mabuti naman tong lugar na ito. Kahit pa paano, dahil ano eh, yung walang mga bahay, medyo nasa bundok talaga. Kaya medyo okay lang. Pero malaking damage din to. Malaking damage to. Kaya yun, maganda na. Excuse me. Maganda naman yung dinadaanan namin dahil ano, nag-enjoy ka sa tanawin. Yung nga lang, medyo alerto ka dahil yung salubungan na uka-uka ang daanan. Bako-bako tawag doon, uka-uka, tawag, whatever. Kaya, paakyat, pababa, kasi nga nag-detour nga kami. Ngayon, no? Ganyan lang yan. Ewan ko kung umalis ako, lalong lumaki yung sunog eh. Parang umikot kami sa bundok, tapos yun, nandun na. Primero, nasa harap ako ng sunog. Katagalan dahil nag-detour kami, umikot kami sa bundok. Ayan, nasa kaliwa ko na yung sunog. Kaya yun lang, maganda talaga ng ano, minsan nasabi mong maganda, masarap ang buhay, alam nyo, marami kang nakikitang ano eh, hindi pangkaraniwan eh, itong sunog nila dito, mabuti na lang to. Pag California ang sunog, Linggo ang pag-usapan natin. Kaya saka walang bahay sa California pag may sunog. Kasi kalimitan dun sa bundok, marami ng mga bahay. Parang subdivision. Ah, ganun kaya. Yan. Kawawa. Minsan, tag 200 houses. Ako. Susunog ang bahay mo. Mga bago pa. Lahat ng ipon mo nandoon na, pagkatapos sunugin lang, back to zero again, insurance. Alam nyo yung insurance, ano yan eh, business yung insurance eh, magkano lang naman ang bibigay nila. Ang yumayaman dito na mga kumpanya, insurance eh,
Meron mo, kulikta lang ng kulikta ng pera, tapos pag may mangyari, magkano lang babayar nila? Gaya ng isang sasakyan kong brand new. Okay? Brand new pa. Ngayon, hindi ano, may pagkakamali. Na-atras. So, sira yung bumper sa likod. Talagang wasak. May isipin mo. Pulled na. Dahil brand new, kaya full insurance. Ang inihingi ng ano, ng dinala namin dun sa shop. Tatlong shop magpili ka. Ipadala ka dun sa insurance. So, ayun, kapili na kami. Tapos, ang damage is almost 3,400 US dollar. Tapos ang babayaran ng insurance 500 lang. Nakakabuisit. Sipin mo, magbabayad ka ng full insurance. Tapos pag may mangyari, wala. Magbabayad ka pa rin kasi ang babayaran nila 500 lang. Isipin mo yan. Pira-pira na lang. Ganun naman talaga ang kalakaran ngayon kahit saan ka pumunta. Kahit saan sulok ng mundo. Ganyan ang kalakaran. Yeah, ito. Ganun na lang. At nagpa-thank you very much sa mga viewers and sa mga subscribers ko. Maraming salamat sa inyo. Nagtutulungan.